Good morning, Grade 4. Welcome sa ating Week 4 ng Distance Learning para sa Araling Panlipunan. Ang ating paksa ngayong linggo ay tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya. Basahin at unawain ang ilan sa mga salitang gagamitin sa araling ito. Heograpiya, agham na may kinalaman sa pagsulat o paglalarawan sa pisikal na katangian ng daigdig. Lokasyon, ang kinaroroonan ng bagay, tao, bansa o lugar sa daigdig. Lugar, katangiang pisikal at katangiang pantao ng isang buong. Rehiyon, ang partikular na bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangian. Interaksyon, ito ay tungkol sa ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. At paggalaw, tumutukoy ito sa paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa iba pang lugar. Ang heograpiya. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa rehiyon sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang estadong malaya, may sariling teritoryo at binubuo ng 7,641 na mga pulo. Bukod sa mga ito, ano pa nga ba ang dapat malaman tungkol sa Pilipinas na tinatawag ding perlas ng silangan? Upang higit pang makilala ang mga bagay-bagay tungkol sa Pilipinas, marapat na maunawaan ang heograpiya nito. Ano ba ang heograpiya? Ito ang isang larangan ng agham na hango sa mga salitang Griego na geo o daigdig at graphia na ang ibig sabihin ay pagsulat o paglalarawan. Sa makatuwid, ang heograpiya ay isang agham na may kinalaman sa pagsulat o paglalarawan sa pisikal na katangian ng daigdig. Ito ay siyentipikong pag-aaral ng mga lupain kung paano ang mga ito ay nabuo, lumitaw, natagpuan at patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagsasaliksik tungkol sa panlabas na katangian ng mundo, pinag-aaralan din dito ang mga tao na naninirahan dito. Sinusuri sa heograpiya ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa kanyang kapaligiran at sa kapwa niya nila lang. Pinag-aaralan din dito ang mga pamamaraan kung paanong ang mga lugar at lokasyon nito ay nagkakaroon ng epekto sa mga mamamayan. Ang tema ng heograpiya. Malawak ang saklaw ng heograpiya. Sa pag-aaral ng lipunan at kasaysayan, mahalagang matutunan din ang tungkol sa heograpiya. Upang mas maunawaan at maging organisado ang disiplina, hinali ito sa limang tema. Ito ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon at paggalaw. Lokasyon. Ang unang tema ay ang lokasyon. Sinasagot nito ang katanungan na nasaan ito. Tinutukoy nito ang kinaroroonan at distribusyon ng tao at lugar sa daigdig sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan. Ang absolute na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Sa absolute na lokasyon, gumagamit ng sistemang grid na ipinapakita ng mga coordinates ng mapa na latitude at longitude. Ang relatibong lokasyon naman, ang pamamaraan ng pagtukoy kung nasaan ang isang lugar o tao gamit ang mga nakapaligid dito. Lugar. Ikalawang tema ay ang lugar. Ang temang ito ay sumasagot sa katanungan na ano ang mayroon dito? Ito ay may kinalaman sa pag-aaral sa katangiang pisikal at katangiang pantao ng isang buong. Rehiyon. Ikatlong tema ay ang rehiyon. Sinasagot ng temang ito ang katanungang paano nagkakaiba o nagkakatulad ang mga lugar. Ang rehiyon ay tumutukoy sa partikular na bahagi ng isang bansa katulad ng Pilipinas na may magkakatulad na katangian. Ilan sa batayan ng pagkakatulad ay ang pisikal, kultural, politikal at ekonomiko. Maaring pag-ugnayin ang isang rehiyon gamit ang higit sa isang batayan. Interaksyon.
Ang ika-apat na batayan ay ang interaksyon ng mga tao sa lugar na kanilang pinupuntahan o tinitirahan, o interaksyon. Ang temang ito ay sumasagot sa katanungang paano ba naaapektuhan ng kapaligiran ang buhay ng tao. Ang interaksyon ay tungkol sa ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Gamit ito, malalaman kung paanong umaasa, ginagamit at umaangkop ang tao sa kanyang kapaligiran. Tumutukoy din ito sa mga pagbabagong ginagawa at patuloy pang ginagawa ng tao sa kanyang kapaligiran. Paggalaw. Panghuli at ikalimang tema naman ng heograpiya ang paggalaw. Sinasagot nito ang katanungang paano at bakit nagkakaugnay ang mga lugar sa isa't isa. Tumutukoy ito sa paglipat ng tao mula sa kinagis ng lugar patungo sa iba pang lugar. Sinusuri nito ang paggalaw ng populasyon, pagpapalitan ng produkto, at paglaganap ng kaisipan. Walang magaganap na interaksyon kung walang paggalaw. Ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Ang lokasyon ang una at mahalagang tema sa pag-aaral ng heograpiya. Ito ang nagdidikta sa iba't ibang aspekto ng buhay tulad ng panahanan, pananamit, kultura, hanap buhay, kaisipan at desisyon. May kinalaman din ang lokasyon ng Pilipinas na malapit sa Ecuador sa disenyo, materyales at lugar kung saan itatayo ang tahanan ng mga Pilipino. Noon, malapit ang mga bahay sa mga kabundukan at katubigan. Subalit sa ngayon, dumarami ang mga naninirahan sa mga buok na malapit sa mga paaralan at pagawaan. Inaayon din sa maalinsangang panahon sa halos buong taon at sa buong kapuluan ang manipis na pananamit ng mga mamayang karaniwang magsasaka o mangingisda ang mga sinaunang Pilipino. At sa ngayon naman ay maraming malalayag o mga seaman. Ang pagbubukas ng klase tuwing Hunyo at Agosto ay iniwas sa mainit na panahon tuwing Abril at Mayo at sa mga bagyo tuwing Hunyo at Hulyo. Ang lokasyon ng Pilipinas ay may kaugnayan din sa iba pang tema ng heograpiya. Iba't ibang anyong lupa at anyong tubig ang matatagpuan sa Pilipinas. Mula sa nagtatayugang mga bundok, aktibong mga bulkan, at malawak na kapatagan. Ang bansa ay napalilibutan din ng mga nagagandahang dalampasigan, dagat, ilog at talon. Hinati ang mga pulo sa tatlong malalaking pangkat, Luzon, Visayas, at Mindanao. May 81 lalawigan ang bansa na bumubuo ng 17 rehiyon. Pinagbuklod ang mga rehiyon ayon sa magkakatulad na mga katangian. Bagamat iba-iba ang wika at kulturang kinagisnan, dala ng mga natural na balakid tulad ng mga kabundukan at katubigan, napag-iisa pa rin ang buong kapuluan ng wikang Pilipino, ang wikang pambansa at pagmamahal sa bayan. Ang paggalaw at interaksyon sa loob ng bansa ay mas naging madali sa paglipas ng panahon. Mas madali nang nakapaglalakbay ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga taga-Luzon ay maaari nang makapunta sa Mindanao o ang mga taga-Mindanao ay maaari nang bumisita sa mga lalawigan sa Visayas lalo na at nagkaroon ng mas maayos na mga daan, mga murang paraan ng transportasyon at ng masigasig na kampanya sa kagandahan ng mga lugar sa bansa. Sagana sa likas na yaman ang Pilipinas na pinagkukunan ng mga pagkain at hilaw na sangkap. Subalit sa pagtuloy na pagdami ng mga tao at walang habas na paggamit, unti-unti itong nauubos. Marami pa rin naman mga programa ang mga pamahalaan at iba pang grupo upang masagip ang kalikasan. Kinakailangan lamang na ito ay ipatupad ng maayos at tutukan.